mismo yung dila. Kaya lang yung dila ang ginagamit natin para tayo makapagsalita. Tama ba? Walang makapagsasalita ng tama at maayos kung wala siyang dila. Kaya nga iba, di ba, napapansin niya, nahihirapan sila magsalita pagka maiksi yung dila. Parang medyo nauutal, gano'n. Subok na lang. Humanap tayo ng partner. Manap lang kayo partner, sabi lang. Sige lang, partner lang. May papagawa lang ako sa inyo. Para makita natin kung gaano ito katotoo. Sige na, hanap kayo partner. Sige lang. Ah, dala-dala, partner lang. Okay. Parang ayaw ng iba eh. Sige na, hanap kayo partner. Tapos, ito. Yung dila natin, ilagay mo dun sa ngalangala, idikit mo lang. Huwag mo siyang gagalawin, magsasalita ka, ha? Huwag mo siyang gagalawin. Sasabihin mo sa kanya, sabihin nyo ha, kung babae ka harap ko, sabihin mo ang ganda-ganda mo. At kung lalaki naman ang guwapo-guwapo mo. Sige nga pa kayo kagay, ako sabihin mo sa kanya. O di ba? Wala, ano, hindi ka naiintindihan. Napansin nyo, nung nilagay mo yung dila mo sa ngalangala, nung niningin mo, nagsalita ka na, yeah? Sa sinasabi ko, guwapo-guwapo mo, di ba, ang ganda-ganda ng sasabihin mo, pero dahil sa hindi nagamit ng tama yung dila, parang nanglalait ka. Tama ba? Parang nang-aasar na. So yun ang dila, hindi mismo yung dila ang masama, kundi yung sinasabi, yung mga salita na lumalabas sa ating bibig na kung saan yung dila ang ating ginagamit. Okay, sabi ng isang quotation. Ayan. 10% of conflicts are due to difference in opinion. 90% are due to wrong tone of voice. Naniniwala ba kayo dyan? Na sa mga pag-aaway na mag-asawa, na magkapatid, magkaibigan, mag-ama, mag-ina, mag-opisina, 10% lang daw yan ang dahil lang sa pagkakaiba nila ng opinion. At ang 90% ng away ng tao sa daigdig ay dahil sa tono ng boses. Tama ba? Yung tono kasi ng boses, pag tumono siya ng boses na malakas, doon ka na nadadala at doon nagkakasigawan na. Tama ba? At yan ang pinagmumulan kadalasan sa ating pakikipag-communicate doon sa away. Kaya napansin niyo yung mga lalaki pagka nagtuturo sa kanyang asawa ng driving, di ba? Tapos yung babae nagkakamali, ano ka naman? Sabi mo, apakan mo muna yung clutch bago mo i-cambio eh. Di ba? Ganun, pagka nagtuturo sa mga asawa, sa anak na babae. Pero pagkaibigang babae yung tuturuan, o kaya pamangkin, o kaya kaibig. Basta, pagka nagkakamali, di ba? Sabi ko, hindi, okay lang naman yung magkamali. Pero pagka asawa na, anak na, magaling tayo. Minsan, di ba? Siguro dahil sa nakarelate na tayo sa kanila, pero sana mahalaga, mapayan na yung asawa natin, anak natin, kaibigan natin, kaopisyana natin, maging tama pa rin yung tono ng ating boses. Okay? So, okay, number one, sabi nito, tama the power to direct. Ang dila daw ay may kapangyarihan magbigay direksyon. Kasi James chapter 2, kung maalala ninyo, ang ginamit na example doon ay dalawa na may kapangyarihan magbigay ng direksyon. Ano yung dalawa na yun? Alam niyo ba sa kabayo? Yung kabayo, nilalagyan daw siya ng bit sa kanyang bibig. Ang tawag nila dyan, bukado. Alam niyo yung bukado? Yung masarap na prutas. Bukado, parang ano yun? Ano tawag doon? Bit, busal. Tawag nila busal. So pag nilagyan mo yan ng bit ang bibig ng kabayo, maigi-direction mo yan. Subukan mo sumakay sa kabayo na wala yung nilalagay siya sa kanyang bibig o sa kanyang mukha. Mahihirapan kang i-direction ng kabayo. Hindi mo siya kayang iligo sa kanan, iligo sa kaliwa o pabalikin. Kasi yun ang nag-direction sa kabayo. Yung bit na nilalagay sa kanyang mukha. At ganun din naman ang isang malaking barko. Sino mang kahit gaano ang galing na piloto o kapitan ng isang barko pag walang timon. Di ba yung rudder na binabanggit? Pag walang timon ng isang barko, hindi ito maigi-direction ng isang piloto o ng isang kapitan. So, ibig sabihin, kung ang bit at ang rudder ay may kapangyarihan magdireksyon sa kabayo, magdireksyon sa barko, ganoon din ang dila. Meron din itong kapangyarihan magdireksyon sa mga taong ating nakakausap. Sabi sa isang verse sa Bible, death and life are in the power of the tongue, and those who love it will eat its fruit. Ang buhay at kamatayan daw ay nasa kapangyarihan ng dila. At sino man ang gumagamit ng tama ng kanyang dila, ibig sabihin magkakaroon siya ng bunga. Kapag ginamit natin ito ng mali, magkakaroon din ito ng bunga na hindi maganda. So kung titignan natin, ang tanong lang dyan, sa bawat araw, kumusta yung ating mga sinasabi? Kung kanina sinabi ko, sa mga lalaki, 18,000 words. Sa mga babae, 25,000 words. At kung ating maray titignan lahat ng ating mga sinabi, ilan kaya dyan ang maayos? Sa 18,000 sa mga lalaki.
At sa mga babae, sa 25,000 na lang, ilan kaya ang maayos? Kakayang ba kayo, mga babae? Kung halimbawa, ipapakita sa video lahat ng sinabi mo sa buong araw na ito na mapapanood ng asawa mo, mga anak mo, mga opisina mo, mga kaibigan mo, papayag mo kayo. Kahit sa mga lalaki, di ba? Sigurado, meron tayong mga nasabing hindi maganda para sa ating mga kaibigan, sa ating asawa, sa ating mga anak. So kung titignan natin, yung bila o yung mga sinasabi natin, ito ay may kapangyarihan na magbigay ng direksyon. May isang Sunday school teacher na minsan nakakita siya ng apat na bata na malilikod, pangkulit, parang basta kakaiba yung ugali. So itong Sunday school teacher pagpunta sa church, nung makita niyo itong mga bata nito, sabi niya, na-burden ako sa mga bata nito, gusto ko silang turuan. Parang itong mga bata, basta parang mga ano, pasaway. So sabi niya, gusto mong tutukan ng mga bata nito, turuan ang salita ng Diyos. So dinala niya sa church at doon sinabi sa Sunday school. At yung apat na yun, talagang tinutukan niya ng grabe. Sinama na Sunday school, dahil minsan ginagalaw niya pa para kausapin ko. Gusto kayo, kasi tingin niya, makakatulong siya sa mga batang ito. Kasi nga mukhang kaiba yung mga ugali para mga pasaway. So nangyari, ginabayan niya, tapos tinutukan niya. And then, makalipas ang maraming taon, yung apat na batang yun, alam niyo kung ano nangyari. Sumulat sila, birthday ng kanilang Sunday school teacher, matanda niyong Sunday school teacher. At sa apat na yan na sumulat, isa ay naging missionary sa China. At yung isa ay naging presidente ng Federal Reserve Bank. Yung isa ay naging secretary ni President Hoover. At yung isa ay mismo si President Hoover. Isipin nyo na yung Sunday school teacher na nagkaroon ng burden doon sa apat na batang yun. Na tingin niya itong mga batang ito, pasaway, matigas ang ulo, pero dahil tinutukan niya at tinuruan ng salita ng Diyos, itong mga batang ito yung nagkaroon ng mga nang kinabukasan na idireksyon ng kanilang buhay ayon sa panatuntunan ng Diyos. Sino po isa naging missionary sa China? Yung isa ay naging presidente ng Federal Reserve Bank? Yung isa ay naging secretary ni President Hoover? At yung isa mismo ay si President Hoover? No? Kumbaga, may isang Sunday school teacher na nagkaroon ng puso para pangaralan sila ng salita ng Diyos. At ganoon din sa atin. Tayo ay meron din responsibilidad sa ating asawa, sa ating mga anak, sa mga taong sa mga kapatid natin, sa mga kaibigan natin, sana lahat na mga lumalabas sa ating bibig, lahat ng ating sinasabi ay nakapagbibigay ng direksyon sa mga taong nakapaligid sa atin. Alam ko, ganun, kasi minsan maraming mga magulang na nagsasabi ng ganda sa mga bata, pero minsan kanilang buhay hindi naman totoo sa kanilang sinasabi. Palagay niyo, ang isang tatay na magsasabi sa anak, anak, huwag ka manini ka ninyo. Tandaan mo, huwag ka manini ka ninyo, masamayan sa katawan. Yun ang sinasabi niya. Eh, pero kung siya naman ay naninigarilyo, ginagawa niyong paninigarilyo, palagay niyo, anong susundin ng bata? Yung sinasabi niya o yung ginagawa niya? Ayon sa pag-aaral, ano man ang sinasabi ng tatay sa kanyang anak na lalaki at ng nanay sa kanyang anak na babae, at meron siyang ginagawa na taliwas mo sa kanyang mga sinasabi, mas gagayahin ng bata kung ano yung nakikitang ginagawa ng kanyang mga magulang kaysa sa sinasabi ng kanyang mga magulang. Kaya nga, mga magulang, sana magsindi tayo magandang halimbawa sa ating mga anak. No? Sana makita ng ating mga anak na sa ating pagsasalita at sa ating pamumuhay na kahit ang ating sinasabi ay nagiging totoo sa ating mga buhay. May isang matandang lalaki na matalino na minsan na matandang lalaki na matalino ay nagsasalita sa bayan at marami nakikinig sa kanya dahil matalino siya, magaling siya. Kaya isang araw, may dalawang bata na nag-usap at sabi ng dalawang bata, si Lolo nagsasalita na naman sa bayan at marami nakikinig sa kanya kasi matalino siya. Lolo, kuhin natin si Lolo. Paano hindi mo sabihin? Sabi ng isang bata, maghuhuli tayo ng ibon. Kapag nakahuli tayo ng ibon, tatago ko sa likod ko. Tapos harap tayo kay Lolo para mapahiya siya. Anong sasabihin mo? Lolo, sa oras na ito, habang mo ibon sa likod ko, hulaan mo nga kung patay o buhay. Pag sinabi ng patay, papakita kong buhay. At pag sinabi ng buhay, papatayin ko at ipapakita kong patay. So yun ang sabi niya, yun ang napag-usapan ng dalawa. So pagdating nila doon sa bayan, nagsasalita yung matanda at marami nakikinig. So sabi ng bata, sabi nila po, Lolo, alam ko matalino kayo, marami nakikinig sa inyo at marami namahanga sa inyo. Pero sa oras na ito, gusto kong makita kung talaga matalino kayo. Ano yun? Sabi ng bata, may hawak po kong ibon sa likod ko. Hulaan mo nga po kung itong ibon na nasa likod ko ay buhay o patay. Siyempre, nag-isip yung matanda matalino. Pag sinabi ng buhay, papatayin. At pag sinabi ng patay, papakita ng buhay. Ang sagot ng matanda, alam mo boy, hindi ko alam kung yung ibon na yan ay buhay o patay. Pero isa lang ang sigurado, ang buhay ng ibon na yan
nakasalalay sa iyong mga kamay. Ang buhay ng ibo na yan, nakasalalay sa iyong mga kamay. I-relate natin sa family. Ang buhay ng mga bata, ang ating mga anak, nakasalalay din sa ating mga magulang. Siyempre, una kay God. Pangalawa sa ating mga magulang. At kung anong ating mga sasabihin, kung anong ating mga gagawin, nag-iiwan tayo sa kanilang halimbawa. Pwede magandang halimbawa o pangit na halimbawa. Tama ba? Kaya sana, sa mga batang lalaki, ang bayani nila tatay. Sa mga batang babae, ang bayani nila nanay. May isang tatay ka, pag-uwi sa bahay, nakita niya yung sinulat ng anak niya, nakalagay doon, my hero, ang aking bayani. So nung nakita niya, binasa niya, talaga'y pangalan niya. Gabi yung pag-uwi niya, tulog kayo bata, sabi niya, grabe, nakakataba naman ng puso. Sa dinami-dami ng lalaki, ako yung napili ng anak ko na maging bayani. Sabi niya, grabe, nakakataba ng puso. Kapag dating ng umaga, de kumakain sila ng agahan, sabi niya, anak, napansin ko, nabasa ko ha, may sinulat ka doon, ang title, my hero. At ako pala bayani mo, nakakatuwa. Pero bakit mo ba ako sinulat, anak? Anong dahilan pa ako napili mo sa dinami-dami ng mga lalaki? Kaya ng anak na lalaki, kasi dati ano ko, hindi ko kasi alam ang spelling ng Schwarzenegger eh. Ang ano yung musical Schwarzenegger? Kaya, dahil nagdali yung pangalan mo, nilagay na lang kita doon, kaysa naman si Arnold Schwarzenegger, kayo nga, spelling ng Schwarzenegger. Eh di ba, ang hirap naman talaga. Kaya, nakakalungkot, ano, mahirap yung pang pinagpalit ka lang ng anak mo para maging bayani. So, makalaga, bilang mga magulang, sana po lahat ng ating sasabihin ay gawin natin yung mga tama para magsilbi tayo magandang halimbawa sa kanila. Sabi rito sa isang quotation, knowing what to say is not enough. You must know how to say it. Hindi sapat yung alam mo yung sasabihin mo, dapat alam mo rin kung paano ito sasabihin. Isa pang verse sa Bible, sabi rito sa Psalms 34:13, keep your tongue from evil and your lips from speaking deceit. So napansin nyo, ilayo mo yung dila sa pagsasalita ng kasamaan, no? Sa pagsasalita ng kasinungalingan. So matitignan natin, ang dila kasi, ang ating mga salita ay nakapagbibigay ng direksyon. Pag tayo nagsalita ng katotohanan, makakatulong ito sa buhay natin. Makakatulong ito sa pamilya natin, makakatulong sa trabaho natin, makakatulong sa negosyo natin. Pero pag tayo nagsalita ng puro kasinungalingan, makakasira ito sa buhay natin. Example, yung mga excuses. Di ba, may mga excuses na mali, no? Yung bang papagawin sa'yo ng boss mo, papagawin sa'yo ng mga magulang mo, minsan nagbibigay tayo ng mga excuses na hindi naman totoo. Masama pakiramdam ko, busy ako. Yung bang, alam niyo ba ang epekto kapag gumagawa tayo ng mga maling excuses sa ating pagkatao? Pagka tayo puno ng mga maling excuses, nagiging tamad tayo. Kasi gumagawa tayo ng dahilan para hindi tayo magtrabaho. Pangalawa, nagiging disobedient tayo. Yung bang dahil sa ating mga excuses, ayaw natin sumunod dun sa mga taong nag-uutos sa atin. And then, pangatlo, nagiging sinungaling tayo. Nagiging habit na natin ang pagsisinungaling kasi marami tayong excuses na mali. Okay lang sana kung tama yung excuse. Kung talaga masama pakiramdam mo, ayaw mo magtrabaho, ayaw mo gumalaw, kung sa bahay, okay lang yun. Halimbawa, talaga sobrang busy ka, okay lang yun. Pero nakakatakot kasi pag marami na tayong excuses na dahilan na lang, kumbaga yung pang maling dahilan, hindi na nakakatulong. So mahalaga, sabi din sa Bible, sa Psalm 34:13, keep your tongue from evil and your lips from speaking deceit. Napansin niyo yung mga taong sobrang sinungaling. May mga tao pa kayo magtitiwala sa kanila. Kasi siguro sa simula, magsisinungaling ka, hindi ka mahuhuli. Pero kapag kang isang tao, patuloy niya ng naging habit at kasinungalingan, naapay po na buhay niya. Ang mga tao lumalayo sa kanya. Hindi na nagtitiwala sa kanya. May mga sinasabi, hindi na nagtitiwala mismo sa kanya. So napakahalaga ng pagsasalita ng mga bagay na totoo, mga bagay na marangal, mga bagay na karapat-dapat. So mahalaga yung maging totoo tayo. Yung ating sasabihin sa harap ika at sa harap ng ating kapwa. Para ganito lang yan, may isip. Wala ko na ikwento ko na ito sa inyo. Kasi alam niyo naman, matanda na ako. At baka kalimutin na, no? So yun, may isang lalaki minsan nagligaw siya sa isang babae. Hanggang maaari, hindi siya masyadong tumatagal sa bahay pagka naniligaw siya kasi hindi siya nakapag-aral. Ngayon, ito mo tayo, matalinog. Ngayon, yung babae, nagkaya nalalabas sila, kakain sa labas. Siyempre, magkakain sila sa labas, matagal. Eh, ang problema, hindi siya nakapag-aral. Sabi niya, ngayon nga gawin ko, siyempre, mag-uusap kami yan. At pag nag-uusap kami, malamang yan, pag nag-uusap kami, eh, magtatanong siya na po, ano ang tanong, hindi mo lang mag-aral. So, yun ang kinakatakot niya. So, lumabas pa rin sila. At paglabas pa rin nila, then, sabi niya, siguro, gagawin ko na lang, konting salita para konting mali. So yun, late sila. Hanggang maaari, isang sasalita.
yung problema ng tanong yung babae. So, itong lalaki, tinanong, sabi sa kanya, pwede ko bang malaman, ano bang zodiac sign mo? So, yung lalaki, galing naman nakapag-aral, nag-isip, sabi niya, nakapuan mo sa zodiac sign, hindi ka naman na love you, tayo naman nakapag-aral. Sabi niya, paano ito? Sabi ko nga, babe, kaya ayaw ko makipag-date. So, sabi niya, hindi, kailangan, diskartehan ko lang ito. Ah, siya muna natanong. Sabi ng lalaki, ikaw muna. Sabi ka muna, anong zodiac sign mo? So, sabi ng babae, sige, ako muna. Sabi ng babae, ako ang zodiac sign ko ay cancer. Sabi ng lalaki, sakit pala yun. Sakit pala yun, sabi niya. Okay. So, talagang ng babae, ikaw, anong zodiac sign mo? Ako, zodiac sign ko, appendicitis. Appendicitis, yung babae, tawa ng tawa, sabi ng lalaki. Nagulo yung lalaki, kasi tawa ng tawa yung babae. Sabi, parang napahiya siya, sabi niya, hindi, binibiro lang kita, yun. Ano? Binibiro lang ako. Hindi ako seryoso, binibiro lang yun. Sabi ng babae, akala ko ba naman? Totoo na yung sinasabi mo, ano ba talaga zodiac sign mo? Tonsillitis. Kung binibiro na sa akin, mahalaga lang doon, sabihin mo talaga yung totoo. Di ba? Kung talaga hindi mo alam, sabihin mo, hindi mo alam. Ang mahirap kasi nagtutulong-tulong na tayo, pinipilit natin sagutin yung mga bagay na hindi natin alam, mas meron tayo na abot. So, mahalaga sa paggamit ng ating dila, gamitin natin ito sa totoo, sa tapa, sa kabutihan. Okay? Next. Tongue has the power to destroy. Tongue has the power to destroy. At anong ginamit na example doon sa James chapter 3? Naalala niyo ba? Anong ginamit? Fire. Yung apoy. Ang apoy ay may kakayahan. Ano sabi nga sa pamamagitan ng isang sindi ng apoy, pwede itong makasunog ng isang kagubatan. So, napansin mo, ang isang pulo, kaya mo makagawa ng siguro milyon-milyon o baka bilyon na mga palito ng posporo. Tama ba? So isang puno, kaya-kaya mong gumawa ng marami o milyon-milyon na mga palito ng posporo. Pero alam ba ninyo, sa isang piraso ng palito ng posporo, pwede siyang makasunod ng napakaraming puno na pinagmulan niya. Tama ba? Kasi yung apoy na yan, pag kaya kumalat, lalo kung tuyo yung mga dahon, tuyo yung mga puno, talaga masusunod. Ina-present nyo yung sa Australia, sa Amerika, pagka nasunod yung mga kubatan, di ba? Dahil tuyo-tuyo talagang grabe, nahihirapan ang mga firemen na natubukin yung sunod na yun. So, ganoon din daw ang dila. Kumbaga, kung yung apoy ay merong kakayahan na makasira o makadestroy, ganoon din ang ating dila. Ang mahirap pa sa apoy, depende yan kung saan papunta yung hangin, tumatalon yung apoy. Minsan lalo pag may bubutok, may sumabog, pupunta siya sa isang lugar, at kung isang lugar na yun, ay pwede siya makasunog, makakasunog siya. Ganoon din ang salita. Napansin yung chismis, ganyan din. Ang chismis, kapag ang isang tao nagsalita ng mga bagay na hindi naman totoo o chismis niya isang tao, minsan tumatagal yung chismis. Diba, for example, magkakaibigan kayo. Nagkita kayo magkaibigan mo sa isang ball at nagkita kayo nagkakwentuhan kayo. So, na nagkakwentuhan kayo, bigyan na lang magugulat ka, may isang kaibigan sa Amerika na kaibigan niyo rin. Magugulat kayo, kaibigan mo sa Amerika, alam na yung kwento na pinag-usapan niyo dalawa. Tapos yung nasa Australia, nagulat ka, paano mo nalaman? Kumbaga kasi sabi niya, ano nagkakwentuhan daw kayo? Napansin niyo, kumbaga tumalon sa Amerika, tumalon sa Australia, kasi nga naikalat na yung kwento. At yun ang nakakatakot sa chismis. Kakatakot sa salitang gossip, no? Sabi nga nila, pag nag-gossip lang tayo, alam niyo ba tatlo apektado? Pag ang isang tao ay nagsalita ng chismis na wala namang katotohanan, una, apektado, pag may kinwentuhan kang isang tao, siniraan mo yung taong kinwento mo. Pangalawa, sinira mo yung isip ng pinagkwentuhan mo. At ang pangatlo, sinira natin yung pagkatao natin dun sa ating kinwentuhan. Nakita nyo? Kinwentuhan mo yung isang tao patungkol sa isang tao na hindi naman totoo. So, sinira mo yung kinwentuhan ng tao. Pangalawa, sinira mo yung isip ng taong pinagkwentuhan mo. At ang pangatlo, sinira mo na yung pagkatao mo. Pinalabas mo ng chismoso ka. So, yun ang nagagawa ng chismis. Kaya kung tinignan natin, nakakatakot ang dila pag hindi ito nagamit ng tama. Sabi sa isang verse, a soothing tongue is a tree of life, but perversion in it crushes the spirit. So napansin nyo, kapag daw ang dila ay ginamit ang maayos, hindi magbibigay ng magandang buhay, pero pag ginamit ito sa mali, nakakasakit ito ng damdamin. No? May kapitbahay ako dati. Ito kapitbahay ko ito ay matapang ito. Actually, pag sa suntukan, hindi ito umaatras. Talagang lumalaban ito ng suntukan. Kaya lang, nagulat ako isang araw, nabalitaan ko nilang nagpakamatay. At ang dahilan, ayon sa kwentong narinig ko na kamag-anak niya, ay pinagalitan daw ng napakatindi ng nanay. At dahil sa tindi ng pag-alit ng nanay, hindi niya nakaya emotionally.
at itong lalaki ito nagpakamatay. Doon ko na-realize na may mga tao matatapang sila physically, pwede silang saktan physically, kaya nila. Pero pag sinaktan mo sila emotionally, nahihirapan sila. No? Kumbaga parang hindi nila makaya. Isipin mo matapang nga, lumalaban kahit kanino, nakikita ko eh. Matapang siya, kaya lang pag nasaktan ang kanyang damdamin, doon siya bumibigay. So nakakatakot. No? Tayo bilang mga magulang, bilang kaibigan sa ating kaibigan, bilang kapatid sa ating mga kapatid, tanong lang eh, sa ano mga pagsasalita, nakakapagbigay ba tayong direksyon o nakaka-destroy tayo? Yung aking mga anak ay tatlo. At yung unang anak ko, babae, pangalawang lalaki, din huli lalaki. Sa tatlo yan ay, yung unang dalawang anak ay, nung sila elementary ay parang silang salutatorian. So yung elementary grade sila, sila ay nagkaroon ng homework at sila ay salutatorian. So bagay, kanina po mga nanay. Sa nanay nila. Sa nanay, hindi sa akin. Mrs. Jose, baka talino talaga. Mahilig siya mag-aral. Principal siya at alam ko po, nag-doctoral siya sa Lasal. Ito, inaayos niya yung papers niya. So yung dalawang anak na talino. Kaya lang itong bunso, magaling din naman siya sa math, magaling din naman siya sa English. Ngayon pa, paano gagawin niyo? Para i-encourage mo yung anak mo na bunso na maging magaling din sa school. Well, sa akin, ang pag-compare sa ating mga anak, okay lang yun as long na tama yung paggamit natin ng mga salita. Kasi kung ganito gagawin natin, halimbawa, i-compare mo yung anak mo sa dalawa. Ano ka ba? Hindi ka nag-aaral mo buti. Tingnan mo, ate mo, ang kuya mo, parang sa doktoran, ikaw nasaan ka? Wala, ano nangyari sa buhay mo? Kasi tamad ka, ganito, ganito. Sira ang buhay ng bata. So ginawa ko, kinumpare ko yung bata, doon sa dalawa, pero sa paraan ng ganito. Alam mo, anak, yung kuya mo sa ate mo, parang sa doktoran, di ba, kaya ko din yun eh. Magsipag ka lang, mag-aaral lang mabuti. Kaya mo din magaling ka sa math, magaling sa English. Kaya-kaya mo din doon. Yung nagawa nila, magagawa mo din. Napansin nyo, yung comparison na ginawa ko, nakaka-inspire.